Bawal manganak at mamatay dito. Welcome sa Svalbard, isang lugar na kung saan mas marami pang polar bear kaysa sa mga tao. Kahit sino ay pwedeng tumira at magtrabaho dito dahil hindi na kailangan ng visa. Merong nang nasa 100 na mga Pinoy ang nakatira dito. Malaki daw ang sweldo dito. Ayon sa isang Pinoy, ang sweldo niya sa Svalbard ay katumbas ng sweldo ng isang senador sa Pilipinas. Mandatory ang baril. Bawal ang pusa. Pero ang mas nakaagaw ng pansin sa amin sa Svalbard ay hindi pwedeng magsilang ng sanggol. At lalong hindi rin pwedeng mamatay ang tao dito dahil bawal maglibing. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit hindi pwedeng manganak dito? Sa pagitan ng Norway at North Pole ay matatagpuan ang Svalbard, isang arkipelago na matatagpuan sa tuktok ng mundo. Isang liblib na lugar na teritoryo ng bansang Norway. Noong 2021, nasa 2,700 katao ang nakatira dito. Ang capital nito ay ang Longyearbyen. Dito nakatira ang halos lahat ng residente ng Svalbard. Kung magsi-search ka sa Google ng interesting facts tungkol sa Svalbard ay bubungad sa iyo ang napakaraming listahan. Isa nga sa mga interesting facts ay hindi pwedeng magsilang ng sanggol sa Svalbard. Sa Svalbard kasi ay mayroon lamang isang ospital. Pero walang maternity clinic, wala silang sapat na gamit at pasilidad, kaya hindi ligtas ang mga anak dito. Kaya ang mga buntis dito ay umalis na isang buwan bago sila manganak. Karamihan sa mga nagbubuntis ay pumupunta sa mainland Norway para doon manganak. Ang gastos sa panganganak ay covered naman ng health insurance. Pati ang renta sa hotel o anumang matutuluyan para sa panganganak. Mayroon namang naitalang mga insidente ng panganganak sa Svalbard sa di maiiwasang pagkakataon. Noong 2006, isang sanggol ang napaaga ang pagsilang sa nakatakdang paglabas nito. At noong 2009, isang kambal ang ipinanganak sa ospital pero agaran ding inilipad patungong mainland para sa kanilang kaligtasan. Bakit hindi pwedeng mamatay dito? Kung ipinagbabawal ang simula ng buhay, ipinagbabawal din ang pagtatapos nito sa Svalbard. Dahil sa lugar na ito, ang tao ay hindi rin pwedeng mamatay. Sa Svalbard ay mayroong tinatawag na Svalbard Death Law. Ayon sa batas na ito, itinuturing na illegal ang mamatay sa Svalbard. Dahil sa sobrang lamig kasi ng lugar na ito, hindi na de-decompose ang labi ng tao kaya ipinagbabawal ang paglilibing dito. Sabi nga kung naghihingalo ka na at inaasahang sa sundown na ni kamatayan, dapat simulan mo ng maglakbay paalis ng Svalbard. Mayroon namang maliit na sementeryo, pero noong 1950s ay ipinabawal na ang paglilibing dito. Ito ay dahil natatakot silang maaaring buhay pa ang flu virus na kumitil sa buhay ng pitong manero ilang dekada na ang nakalipas. Iba pang interesting facts. Visa free. Ang Svalbard ang isang visa-free destination kaya bukod sa mga turista, marami ding iba't ibang nasyonalidad ang piniling magtrabaho dito. Hindi na rin kailangan ng residence permit para tumira dito. Mayroon ding mga Pinoy na nakipagsapalaran at umasenso na sa Svalbard. Isa na rito si Efren Reg Ato, ngayon ay may regular na siyang trabaho at mayroong pa nga siyang maliit na cleaning business dito na nakapagbibigay na rin ng trabaho sa iba pang Pinoy. Ayon kay Efren, ang kanyang sweldo sa Svalbard ay katumbas daw ng sweldo ng isang senador dito sa Pilipinas. Pero syempre kahit na malaki ang sweldo, mataas din ang cost of living sa Svalbard. Sa kasalukuyan ay meron ng nasa 100 na Pinoy ang naninirahan sa Svalbard. Tuwing tag-init, 4 na buwan ang hindi lumulubog ang araw sa Svalbard. Pagsapit naman ng taglamig, halos 4 na buwan din na hindi sumisikat ang araw, at napakadilim ng paligid 24/7. May isang lugar din sa Norway na hindi nasisikatan at lumulubog ang araw sa loob ng ilang buwan. Mas maraming polar bear. Alam nyo ba, mas marami pa ang polar bears o oso. Isa sa mga tao sa Svalbard. Tinatayang nasa 3,000 nanograms polar bears dito kumpara sa 2,700 lamang na mga tao. Minsan ang mga oso ay pumupunta sa syudad kung saan may mga tao dahil ba rin sa gutom. Mandatory ng baril. Kaya naman para sa safety ng mga tao, nasa batas ng Svalbard na required ang mga taong magdala ng baril sa tuwing pumupunta sila sa labas ng syudad.
Inirekomenda rin na magdala ng flares gun ang mga tao. Ngunit ipinagbabawal ang pagdadala ng baril sa loob ng ships, restaurant at ibang public buildings.